Kumusta? Tagal na. Long time, no? So bakit ba ako nandito, guys? Para sagutin ang mga tanong. Pero yung iba sa inyo alam na. Yung iba naman ay hindi alam, pero hindi ko alam bakit may mga alam sila na hindi ko alam na hindi naman talaga totoo, na parang totoo na hindi naman pala talaga totoo. Maliban dito, no, sa April Fools. Pero totoo din yan dahil wala naman na talaga kami sa compound. Pero pasensya na kayo sa mga brodies dyan na naghihintay. Isa na rin sa dahilan kung bakit hindi namin to i-vlog. Eh wala naman talagang issue sa pag-alis namin. Talagang hindi lang namin alam kung dapat ba itong i-vlog. Hanggang sa may nakita akong comment na mahirap hindi pansinin. Kasi nang daming nadadamay na ibang tao. Like, ang aking sister na si Vin, no? Yan, oo. Tinakal ko nga kanina. Oh, sinabi ko nga kanina. Ano sabi mo na pala? Hindi nyo alam, guys, kung gaano ka-supportive yun si Vin sa amin sa mga content. And kung gaano siya ka-supportive off-cam, no? Dahil, syempre, si Vin may asawa na. And syempre, minsan nagpapa-advise kami sa kanya tungkol sa pag-aasawa. Siyempre, beginner pa lang kami ni Abby sa pag-aasawa. Hindi na sana kami mag-explain kung yun, walang mga ganon. Kasi hindi naman deserve ng tao na mabash ng dahil doon. Parang umalis kami dahil pinag-chismis. Walang ganon, guys. May mga nababasa pa ako, may mga ano pa, may NDA pa, may mga NDA do kami kaya hindi kami makapagsalita. Hindi ganun. Tinawa nyo naman artista. Tsaka ano nga, sinabi nga namin din to kayo yun. Sabi ko, sabi ko, uy sis, sorry ha. Sabi ko kasi, nadadamay ka na pala. Parang ginagawa kanila ng issue. Kaya parang sabi ko na hindi pwedeng ganun. Ayaw niya, parang ayaan nyo na yun. Sabi ni Bion, ayaan nyo na. Pero sabi namin, hindi pwede. Pero gets ko naman din sila, V, somehow. Kasi syempre, parang wala silang idea eh. Bakit nga ba, diba? Pero syempre, hindi pa rin yun sapat para... Hindi sapat na rason para gumawa ka ng kwento, magbigay ka ng false information. Yan. Alam niyo namang hindi ganun ang timpayaman. Kayo naman. Maliban na lamang kung hindi ka nag-uulat. Siyempre bro, hindi no. Kami mismo ni Abby yung nag-decide kung bakit kami umalis sa compound. Pero, hindi sa timpayaman. May naganap na pag-uusap at naiintindihan nila kami kung bakit kami aalis sa compound. Siyempre, bibisita pa rin kami doon. On-cam, off-cam. Nakakailang punta na rin kami doon, guys. Bisita lang. Kasi siyempre, 3 to 4 years, guys. Mahirap, ano yun? Mahirap kalimutan yun. At hindi basta-basta kinakalimutan yung pagsasama namin. At yung iba doon, siyempre, sobrang close ko talaga. Ayan, vlog ni Borong, bumisita kami dyan. Pero hindi ako nag-vlog, hindi kami nag-vlog ni Abby kasi gusto lang talaga namin sila na makita, no? Kasi nakakapanibago, no? Sa loob ng 3 to 4 years, ang tagal, no? Ang hirap, ano nun? Ang hirap alisan nun. Kung ano man yung nakikita nyo, yung mga pinatalisik. Hindi ko pinatalisik, guys. Grabe naman kayo sa pinatalisik. Tingin nyo naman sa timpayaman, parang company, ganon? Hindi. Yes! Tama kayo dyan. Mabigat din talaga sa aming mag-asawa, no? Yung gastusin. Di lang sa ambagan sa bahay, kundi yung pang-araw-araw namin ni Abby. Hindi lahat ng nagbablog ay mayaman. Kaya isa na kami ni Abby doon. Kaya nga team payaman, di ba? Payaman. So, papayaman pa lang. Hindi naman team mayaman. Team mayaman sila Ayala na yun, di ba? I'm so rich. Binadget namin talaga ni Abby yung gagastusin namin kapag nag-stay pa kami doon. Mahirap bitawan ang gusto. Pero kahit anumang paggugusto namin ni Abby, kapag pinili mo lang yung gusto mo at hindi mo inisip yung kailangan mo, eh, baka matalo ka dun. Ano kasi, it's a matter of priorities and practicality. Kailangan namin mag-focus sa aming dalawa dahil kaming dalawa ay gusto naming ma-enjoy ang aming pagsasama bilang mag-asawang single kasi nga wala pa kaming baby, and nagtatry din kami ni Abby. Hindi madaling gawin yon. Siyempre, alam natin yan. Sa mga mag-asawa, kung kayo ay meron na, swerte, nice one, good job. Okidoki! Saan nga ba kami titira ni Abby? Sariling space namin ang titirhan namin. Kung ano yung nakikita nyo, dito kami titira. At dito namin bubuuhin ni Abby ang aming mga pangarap bilang mag-asawa. Ito guys, hindi pa buo to. Napakaliit, pero sapat na para sa amin dalawa. At kung madagdagan man ng isa, ready na kami ni Abby. Sabi kasi baby sa comment, kaya na kasing buhayin ni Abby si Kevin ng Tibabis. Grabe naman. Oo, kasi, kaya parang umalis na sila dun sa compound. Saan nyo naman napulot yan? Ayun nga, parang kaya nga ba buhayin? Hindi.
Hindi pa. So ngayon hindi pa. Masyado pang maliit yung Tibabi's Kitchen para buhayin ng isang Kevin Hermosada. Pero kung yan yung sinasabi nyo. Sana, no? Sana. Kung maraming order, no? Kung maraming order, kung araw-araw may umu-order sa amin, ay talaga namang kaya kaming buhayin ng Tibabi's. Totoo naman yan. Kaso nga lang, hindi naman nangyayari yung araw-araw. Papakita ko sa inyo guys, no? Kung gaano kalapit yung Tibabi's dito sa room namin ni Abby, dito sa tutuluyan namin ni Abby. Ito yung room namin, ito yung Tibabi's. Diba? Actually guys, mas okay nga kasi mas kompleto yung gamit ko dito kasi nandito tayo sa ano eh, sa home base ng Tibabi's Kitchen. So, mas kompleto na siya. Uh-oh. And ayun lang, minus the tipi lang talaga. Minus the tipi lang talaga ngayon. Minus the tipi minsan, pero... Oh, pero... Malay natin. Malay natin sila yung papuntay natin dito. Tuloy-tuloy pa rin naman ang operation ng Tibabi's. Kahit wala kami sa compound or naandun kami, no? Kaya mag-pre-order na kayo. Okay? Dito. For sure, no? May mga tanong sa inyo, no? Babalik pa ba si Kevin and Abby sa compound? Well, kung babalik na titira doon, gusto namin. Gusto namin. Pero, ipon-ipon muna. No? Kasi... Oo. Ano eh, kung may chance talaga guys, as in talagang kung milyonaryo kami, ayoko nang maghiwalay-hiwalay kaming lahat eh. Kung maraming mga blessings na dumarating. So, siyempre, kami hindi talaga kami aalis dun. Sinasabi nga ni Kokon sa amin eh, babalik ka pa ba? Babalik talaga kami. Gusto namin talagang bumalik. Kaso nga lang, siyempre, kailangan naming budgetin talaga yung pera namin. Yung sa amin ni Abby. Kasi nga, siyempre, Kevin and Abby na to, no? Hindi lang to Kevin tsaka Abby. Baga, ano na to? Hashtag kebabi na to. Ayun, ang sa akin lang, message ko. Message! Hindi, sa akin lang. Future plans sa... Future plans. Sa vlog mo. Sa vlog? Wala, hindi na ako mag-vlog. Ako personally, hindi pa ako nag-vlog kasi parang... Ang dami nangyari guys, sobrang dami nangyari. Personal siya. And kung aware kayo sa nangyari sa brother ko na ayun nga, parang nagkasakit siya, ganyan-ganyan. Medyo grabe yung impact niya sa amin, lalo sa akin. So, alam yan ni Kevin, dami kong plano, pero parang alam mo yung urong sulong ako. Kasi pwede parang... Natin, pwede ba natin ilabas yan? Alin? Okay lang sa'yo. Alin? Yung kay Alvin. Okay lang sa akin. Kailan mama kaya? Ayun ba? Hindi nangyari. Tanungin natin. Feeling ko hindi naman hindi. Sige, kung ano man, kwento na lang natin. Tapos kung hindi okay sa akin, pakat natin. Oo, sige. So yun guys, isa rin sa mga dahilan kung bakit naandito din kami ni Abby. Kaya hinantay ko din si Abby. Gabi na guys, 10 PM na dito ngayon. And kanina pa ako nag-vlog, may araw pa, di ba? Pero hinantay ko si Abby kasi... isa sa mga dahilan din namin kung bakit wala din kami doon ay siyempre si Alp. Kasi kailangan ng assistance ni Mama dito sa bahay dahil hindi kaya ni Mama si Alvin mag-isa kapag may emergencies. And ayun nga, bigla may emergency, buti na lang nandito kami. Parang hindi namin, pag binabalikan namin yung nangyari, parang... Ayaw ko nang balikan. Oo, ayaw na nga namin balikan kasi parang... May ano na talaga. Actually, ano na siya talaga. Parang medyo... Siyempre, si Alvin, ano na... Kumbaga, kapatid ko na yan. 11 years ko nang kasama din yan si Alvin. Gano'n katagal kasama si Abby? Gano'n din katagal si Alvin. Kasi una pa lang nakilala ko kaagad si Alvin. And ayun nga, buti na lang, nandito kami. Third floor kasi yung bahay nila, Abby. So parang kailangan buhatin si Alvin ng... Di ba? Hindi kaya ng... ni Mama yon, syempre matanda na si Mama ni Abby. And nung time na yon, parang working hours, so wala yung si Meg. Mm-mm. And si Papa nasa Ilocos, parang nasa very, work. Very ano, timely din yung pagstay namin dito, guys, kasi nangyari na nga yung hindi inaasahan. And ayun, parang somehow blessing in disguise din siya kasi nandito kami, kung hindi walang magsusugod kay Alvin sa ospital. Kaya nga, parang... Diba? Medyo malalayo nangyari talaga nun, guys. Talagang ako. Alam ni Kevin yan. Alam ni Kevin yan. Na, ano talaga kami nun? Nabigla kami ng time na yan. Nabigla kami. Buti na lang at... tawag doon, mild lang yung nangyari kay Alvin. Mm-hmm. Pero, syempre, special child. Ano na yun eh, parang grabe na sa kanila yun. Severe na yung nangyari. Actually, parang... Severe yung nangyari sa anya. Parang severe na rin, pero parang
alam mo yan. Kasi parang severe na rin. Siya, kasi Abby. Ang ano eh, kumbaga, kung paano tinitake, kung paano natitake ni Alvin yun. Kasi syempre special child siya. So alam mo yun, kung sa atin, ano, masakit, sa kanila sobrang sakit. So, kumbaga parang nag-adjust din kami ni Abby para sa sitwasyon nila ngayon. Nangyari talaga yan sa pamilya, guys. And makakayanan din namin to. Konting, ano lang, konting kilot lang. Huwag kayo mag-alala, guys. Okay lang naman kami ni Abby. May nararanasan. Parang sa inyo din. Kumbaga kung ano yung nararanasan nyo, nararanasan din namin yan. Kung ano yung pakaramdam nyo, ganun din yung pakaramdam namin. And alam namin na yung iba sa inyo, malungkot na wala na kami sa compound. Pero huwag kayong mag-alala. Kami din naman. Kami din naman, guys. Nalulungkot din naman kami minsan. Ayaw na din namin ibahagi sa inyo. Pero kumbaga, ayaw na namin elaborate. Kasi nga, alam nyo na. Alam nyo na yung kung ano yung pakaramdam ng anxiety or whatever. Pero kumbaga sa amin ni Abby, tinatry namin labanan siya everyday. So, medyo mabigat siya, pero ayun. Kaya. Thankful ako kay Lord kasi hindi niya tayo pinabayaan. Kaya, guys. Kaya namin yung ano. And, noong una, kala ko hindi ko talaga kaya. Oo. Alam mo yung bumibigay din talaga ako. Kasi, so, ayoko nang ano, alalaan kasi naiiyak. Okay lang yun. Don't worry. Kasi, kung ayaw na namin ng sobrang drama, pero kung ninaramdaman ni Abby, yun. And, alam mo yun, nakakaana talaga siya. Baga, kung ano yung, kung nakakaiyak talaga eh. Diba? Nakakaiyak talaga yung mga naranasan natin. Pero, thank God. Ano ba yun? Naiiyak ako. Okay lang yan. It's okay. Siyempre, nakakaiyak talaga kasi 3 to 4 years ako kasi parang naiyak ko na eh. Ako kasi hindi pa siya. Kumbaga parang 3 to 4 years namin silang kasama. Napaka ano namin nun. Kumbaga parang araw-araw akong masaya dun. Hindi ko naman siya iniiyakan. Kasi nakikita-kita pa rin naman ako. Ang sa akin lang, Siyempre. Bumabalik yung mga nangyari nung nakaraan. Pero okay lang. Sorry. Siguro hindi ko ma-explain lahat. Pero itong iyak ko, parang baka yun na yung bigat ng pinagdaanan ko na hindi ko siya kayang sabihin in words. Pinagdaanan natin. Natin. Ano ba yan? Okay lang yan. It's okay. Wala lang. Na-realize ko lang na dami nangyari. Parang sunod-sunod siya eh. Pero kinakaya naman namin ni Abby. Parang umalis kami sa TV, tapos parang sumunod kay Alvin. Alam mo yun, parang grabe talaga, guys. Alas, wala na kaming matakbo ni Abby talaga na ano. Tapos, di ba? Wala na kaming mga personal. Ano, wala na kaming matakbuhan. So parang, alam mo yun, ang hirap niyang i-ano. Ang hirap niyang... Parang feeling ko nakamove. Akala ko okay na. Parang feeling ko nakamove on na. Pero parang... pag binabalikan mo pala siya, grabe pala yung nangyari. Parang ganun. Oo, dami. Baga, sobrang recent lang din kasi. Kaya, hirap sa akin. Pero, kinakaya namin. No? Kasi kailangan namin kayaanin to para sa amin dalawa. And, kung sino man yung magtutulungan, syempre, kami dalawa na lang din. Kami dalawa yung magtutulungan sa sitwasyon namin. Siyempre, nandiyan yung kaibigan, nandiyan yung family, pero sabi ko nga, kailangan din namin tulungan yung sarili na para patulungan namin. Ang sarili. It's okay. Kaya natin ito. Kaya natin. Pag nakuwento mo yung... Sabi, pwede bang umexit? Gusto ko nang gumawa eh. Pero pag ano kasi, pag kinakwento mo talaga yung isang bagay, paulit-ulit, ano siya, nababawasan siya. So, kung nakaraan... Thankful talaga kami sa mga friends namin na, nandiyan. Handang, alam mo yung ano, yung mga nakinig na friends namin yan. Sobrang thankful kami sa kanila kasi binawasan nila yung bigat na nararamdaman namin. Thank you sa mga friends. Lungkot naman ang... Ano to? Ending na to? Lungkot. Hindi. Ito yung ending.
Ending ba yun? Hindi. Kaya mga brody, sana clear sa inyo ang video na ito at sana'y maintindihan nyo ang site ko. Kitakit sa mga bagong video at sa mga iba pang video na ilalabas ko. Sana supportahan nyo pa rin ako and see you. Peace out. Penny Lane is in my ear and in my eye. Ay, kala ko may sasabihin ka pa. Penny Lane!